Hi, nandito ka para matuto ng aming bagong putayat dahil nga malapit na ang Pasko. Tuturuan ko kayo ng isang recipe na magugustuhan ng iyong pamilya right here in our YT channel, El Cachillars. At ang inyong pinapanood ngayon ay ang aming Christmas Holiday Special na pinamagatang Panghanda sa Pasko, Recipe Ideas. At tama nga ang inyong narinig, nandito kayo sa aming Panghanda sa Pasko Recipe Ideas at ngayon, tayo ay nasa ating episode 3 na. Kasama ang ating putaheng hamonado. Well, simple lang naman ang ating makakailanganin. Bigyan ng baboy, ketchup, pineapple tidbits, ang ating pork broth cube, black pepper, pineapple juice, pineapple slices, at ang ating sugar. Now, let's proceed. Kumuha tayo ng isang ating casserole at ilagay natin doon ang ating baboy. At dahil simple nga lang ang ating putay, sundan nyo lang ako at matututo kayo. Ilalagay na natin ang ating pineapple juice. Siguraduhin nating simot para walang sayang. Gumamit tayo ng ating pineapple juice para mas mapalinamnam natin ang lasa ng ating baboy. Mas malinamnam, mas masarap, mas ma-enjoy ng pamilya. Katulad nga na sinabi ko, sobrang simple lang talaga nitong ating putay. Susundan naman natin ito ng ating pineapple tidbits. At syempre, susundan rin natin ito ng ating sugar. Ibudbud nyo lang ng mabuti, kailangan wala tayong masayang. And also, kayo ang bahala kung gaano kadaming sugar ang ilalagay nyo. Konti lang ang nilagay namin dahil pwedeng maging sobrang tamis nito. Kailangan nating maging balanse. Ngayon, isusunod naman natin ang ating black pepper. Maglagay lang tayo ng ganito kadami. Sunod ang ating ketchup. Yan, just pour it like this. Gumamit tayo ng ketchup para mas mapalasa natin ang ating putahe at magkaroon ng kulay ito. Ngayon, simple lang. Haluin lang natin ito. Yan. And now, ready to cook. Siguraduhin nating low fire lang para hindi masunog ang ating baboy. Aantayin lang natin itong kumulo ng mga ilang oras hanggang sa masipsip nito ang katas nito. Now as you can see, kumukulo na siya. Pero kulang pa rin ang oras na ginugol natin para pakuluan ito at para mapalasa natin ito. Kaya mag-aantay pa tayo ng ilapang oras. Also, one thing to do is balibalik na rin natin itong ating baboy hanggang sa makoat nito ang ating mixture. Mas matagal natin lulutuin, mas malasa. At ayun nga, kumukunti na ang ating sauce. Ang gagawin lang natin ay i-cover ito ng ating sauce. As easy as that. We will just be waiting for a few more minutes and then now, it is done. Now, just look at our finished product. Sobrang sarap tignan. Kahit sino matatakam kung makikita ito, lalo na kung ihahanda natin sa Pasko.
At ngayon, lalagyan pa natin ito ng ating sauce. Ooh, just look at that. Diba? Yung sauce natin, halatang sobrang linamnam. Just imagine how this pork will taste pag kayo ang tumikim. Pinakuluan natin ng ilang oras and then ito na siya, tender to. Well anyways, you can try it at home. Thanks for watching, don't forget to like, subscribe, and click that notification bell para sa marami pang future uploads. See you!